If you have your Bibles with you, tutuloy po natin yung pag-aaral natin sa 1 Kings chapter 2. 1 Kings chapter 2. At dito po sa 1 Kings chapter 2, gusto ko pong tingnan natin yung subject concerning dealing decisively with evil. That is our subject this morning. Dealing decisively with evil. The rest of 1 Kings chapter 2 records David giving instructions concerning who was evil and who was righteous in his kingdom. When David dies, we see Solomon dealing a decisive way against the evildoers his father had instructed him to deal with justice in his kingdom. Yan po yung kabilin-binila ni David bago siya tuluyan ng binawian ng hininga. Pinagbilinan niya po si Solomon na i-deal with yung mga evildoers sa kaharian na minana niya. Kaya ito po yung titingnan natin ngayong umaga. Dealing decisively with evil. Alam nyo kasi, napaka-importante na kapag kami ganito sa ating circle o sa ating ginagalawang mundo, ay we have to deal with them decisively. Hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik. Hindi natin dapat ipagpabukas o ipagwalang bahala. Ito po yung naging problema ni King David sa kanyang kaharian. Si King David po kasi, masyado siyang compassionate, masyado siyang lahat na lang gusto niyang kaawaan. Kaya siguro siya tinawag din na amen after God's own heart. Kaya yung mga tao na mali na, hindi niya pa kagad na di-deal with sa kanyang buhay. And now, just before he died, he wanted Solomon to take care of it. So, sino itong mga evildoers na ito na dinil with ni Solomon? First thing first sa kanyang pamumuno bilang hari. Unang-una, syempre, si Adonijah, the rebellious cunning brother. The rebellious cunning brother. Ano ibig sabihin ng cunning? Yung rebellious, alam natin di ba? Rebelde. Yung cunning, ano ibig sabihin? Mapandaya, mapanlinlang. Tricky. Deceitful. So, ito yung first evil na dinil with ni Solomon sa kanyang kaharian. In 1 Kings chapter 2, verse 13, babasahin po natin. Medyo mahaba-haba po ito, but bear with me. It's okay, let's read our Bible. If you have your Bibles with you, let's read our Bible. Sabi po rito, and Adonijah the son of Haggith came to Bathsheba, the mother of Solomon, and she said, comest thou peaceably? And he said, peaceably. Verse 14, he said, moreover, I have somewhat to say unto thee. And she said, say on. And he said, thou knowest that the kingdom was mine, and that all Israel set their faces on me, that I should reign. However, the kingdom is turned about and is become my brother's, for it was his from the Lord. Loko din talaga itong si Adonijah. Kung naalala po ninyo, nung si King Solomon na upo na sa trono, takot na takot kagad itong si Adonijah at humawak siya dun sa horn of the altar, sa tabernacle, para huwag siyang patawan ng kamatayan ito si Solomon. At ang ginawa ni Solomon, ipinasundo siya. At ang naging deal niya kay Adonijah, medyo compassionate pa rin. Sabi niya, sige, umuwi ka na lang sa bahay mo. At hindi ka maano. Umuwi ka na lang sa bahay mo. Manatili ka na lang sa bahay mo. At hindi ka maano. Pero hindi niya magawang manatili sa bahay . Pagaya ng maraming mga tao ngayon pagka may lockdown, kahit sabi ng gobyerno manatili sa bahay, hindi na natili sa bahay. Kaya tuloy na huhuli. Iba na, ikulong pa nga . Pero itong si Adonijah,
imbis na manatili sa bahay, pinuntahan yung nanay ni Solomon. At dinadaan niya sa deceptive way para mabawi niya yung kaharian. Sabi ko kanina, loko talaga ito. Bakit ko sinabi loko talaga ito? Eh kasi ang linaw-linaw ng kanyang sinabi, alam niya na ang kaharian ni David, kung ang Diyos ang masusunod, ito'y para kay Solomon. Ano ang linaw sinabi niya sa verse 15? Sabi niya, "For it was his from the Lord." Ang kaharian ay sa kanya mula sa Panginoon. Pero pilit niyang inaagaw. Alam nang hindi para sa kanya, alam nang ibinigay ng Diyos kay Solomon, pero pilit niya pa rin inaagaw. So ngayon, ano ang kanyang paraan para maagaw ito? Sabi niya kay Bathsheba, dito sa verse 16, "I ask one petition of thee, deny me not. And she said unto him, say on. And he said, speak, I pray thee, unto Solomon the king. For he will not say nay unto thee. That he give me Abishag, the Sunamite, to wife. And Bathsheba said, well, I will speak for thee unto the king." Ang bihirang kahilingan niyan. Naalala niyo ba kung sino si Abishag? Si Abishag, yung kahuli-hulihang babae na nakasal kay David. Si Abishag, yung naging asawa ni King David sa kanyang katandaan. Ito yung kanyang hiniling. Sabi niya kay Bathsheba, ibigay na lang sana sa aking mapang-asawa ko. O hindi, ang ibig sabihin ay gumagapang pa rin siya para maagaw niya yung kaharian. Kasi asawa nung nakaraang hari yun eh. So kung mapupunta sa kanya, para na rin yung kaharian napunta sa kanya. Kaya naman nung si Bathsheba ay nagsabi nito, ewan ko ba kay Bathsheba, ano rin pumasok sa isip niya, bakit pinagbigyan niya? At talagang hiniling niya kay Solomon, siguro meron pa rin jealousy kay Bathsheba, pambira. Kasi si Bathsheba, siya yung pinakaminahal ni David na asawa eh. Tapos ngayon, bago namatay si David, may napakasalang pang iba. Pero hindi naman niya na ito nagalaw, di po ba? Sapagkat wala nang kakayanan talaga si David. Kaya anong nangyari? Hiniling ni Bathsheba kay Solomon na ipakasal, ibigay si Abishag kay Adonijah. Galit na galit si Solomon. Akala ni Adonijah, si Solomon ay mama's boy na hindi siya makakagawa ng tamang desisyon. Dahil sabi niya nga rito, pag ikaw ang humiling, hindi siya makakatanggi sa iyo. Oo, yan ang mga mama's boy eh. Pagka ikaw, lalaki ka, tapos lahat ng hiling ng nanay mo, pagbibigyan mo, kahit mali, eh mama's boy ka. Eh si Solomon po, mapagmahal sa ina. Pero hindi siya mama's boy. Hindi siya kontrolado ng kanyang nanay. Makakaawa yung mga babaeng may asawang mama's boy. Madali siya nagkakahiwalay. Kasi kung anong sabihin ng nanay, yun ang sinusunod. Kung may mga binatang nakikinig sa akin o mga lalaking may asawa na nakikinig sa akin, sana ay huwag kayong maging mama's boy. Pag may asawa na kayo, huwag kayong padikta sa nanay nyo. Oho. Pero itong si Solomon, nagbigay siya ng isang example ng isang wise man. Bilang isang wise man, tama lang na igalang mo ang iyong ina at pakinggan mo, pero hindi pagbibigyan mo sa lahat ng hiling, lalo na kung hinihiling mali. So anong sabi ni Solomon sa kanyang nanay? Hiningi mo pa talaga na ibigay kong asawa si Abishag kay Adonijah? Hingi mo na rin kaya yung kaharian? So kahit na tricky yung sistema nitong si Adonijah, Solomon, nakuha niya kagad ang ibig sabihin. And he refused. At dahil dito, nalaman niya na hindi na siya sinusunod nitong si Adonijah dahil lumabas ng bahay, kaya anong kanya naging hatol? Death penalty. Kasi sabi ni Solomon sa kanya, sige, patatawarin kita. Nagrebelde ka eh. Gusto mong agawin yung kaharian eh. Pero patatawarin kita. But stay at home. Eh hindi nag-stay at home. Ginagapang pa rin yung kaharian para maagaw niya. So anong pinagawa niya? Pinatawan po siya ng death penalty.
Kasi ang kataksilan po, especially rebellion against authority, talagang sa Diyos, mabigat ang kaparusahan niyan. That is an evil thing to be dealt with. At ang naging dealing po ni Solomon kay Adonijah, although at first was compassionate, but later on, siya po ay pinatawa na ng kaparusahang kamatayan. After Solomon came to the throne, this is the first thing na kanyang ginawa, na ma-deal with niya ang evil plan ni Adonijah to take away the kingdom for himself. Kaya nga po, Solomon determined to wipe clean all of Adonijah's rebellion once and for all. He was given a chance to come clean, but he proved himself to be a traitor to the kingdom. So Solomon gave Adonijah the death penalty he deserved. Pangalawa po na evil na dinil with ni Solomon is the arrogant, murderous general. None other but Joab. Naalala niyo po si Joab? Yung general na tagapanguna ni David ng kanyang army. Maraming atraso kay David to. Pero pinagbigyan siya ni David kasi pinsan po ito ni David eh. Actually, uncle to ni Solomon, malayo. Pero, nung mabalitaan itong si Joab na pinatawa na ng kamatayan itong si Adonijah, dito po sa 1 Kings chapter 2, verse 5, kumilos na kagad siya. At anong kanya naging pagkilos? For the sake of time, di na natin babasahin na. Ginaya niya si Adonijah. Tumakbo siya sa tabernacle and he hold on the horns of the altar. Kasi noong panahon na yon, kapag may kasalanan ng isang tao at humawak siya dun sa horns of the altar, yung brazen altar, where they are putting their sacrifice for sins. Kapag niyakap ito ng isang sinner na nagsisisi sa kasalanan, pinatatawad po sa kasalanan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kasi minsan naman, ginagawa lang nila ito para makatakas sa kaparusahan ng kasalanan. Hindi naman talagang nagsisisi. Kaya nung ito'y ginawa ni Adonijah, siya'y pinatawad ni Solomon. Pinauwi na lang ng bahay. Kaya lang, he violated what Solomon told him to stay at home. Kaya napatawan pa rin siya ng death penalty. Ito namang si Joab, kung naalala nyo, napaka-arugante nito. Lahat ng iutos ni David sa kanya, hindi niya sinusunod. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin niya. At mayroon siyang mga pinatay. Kaya sabi ko, the murderous general. Mga kasamahan niya sa army. Mga kakampi niya. At mayroon pang pati yung anak ni David, si Absalom. Na ang kabilin-bili na ni David, huwag papatayin. Kasi gusto sana ni David, tulungan si Absalom magbagong buhay. Naniniwala si David, may chance pa si Absalom. Pero hindi na siya nagkaroon ng chance. Pinatay ni Joab. So dito po, mga minamahal, nung siya humawak doon sa horn, pinapunta na ni Solomon yung aaresto sa kanya para siya ay patawan ng parusa sa kanyang mga ginawa. Nasabi po rito sa verse 30, "And Benaiah came to the tabernacle of the Lord and said unto him, Thus saith the king, Come forth. But Joab said, Nay, but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me. And the king said unto him, Do as he hath said, and fall upon him, and bury him, that thou mayest take away the innocent blood which Joab shed from me and from the house of my father. And the Lord shall return his blood upon his own head, who fell upon two men more righteous and better than he, and slew them with the sword. My father David, not knowing thereof, to wit, Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son of Jether, captain of the host of Judah." Ito po yung dalawang kapwa mandirigma niya, na wala namang utos si David, pero dahil may personal siyang galit, pinatay niya si Abner at saka si Amasa.
na ayon kay Solomon, these two gentlemen are more righteous and better than Joab. So siguro, kaya may personal siyang galit sa mga ito, ay naiinggit siya. Kasi mas magaling sa kanya. Nakita ni David that these two gentlemen, officer and a gentleman, kapwa niya mga mandirigma to eh, sa hanay ni David. Pero nung nakita niya mas magaling sa kanya at mas mabuti sa kanya, more righteous and better than he, sabi ni Solomon, pinatay niya. Mahirap talaga itong mga taong naiinggit. Alam nyo, yung envy, napakasama niya. That's evil. Huwag ho kayong mainggit. Magkaroon ho kayo ng contentment. Alam nyo, matindi rito minsan, nananagana ka na, naiinggit ka pa. Nasa iyo ng lahat. Nakuha mo pa mainggit do sa wala. Pero ganyan talaga ang evil nature ng tao eh. Kahit na nasa kanya ang lahat, nakukuha niya pa mainggit. Basta nakita niya para tila nahigitan siya sa ibang bagay. Kamukha nito si Joab. Nasa kanya na lahat eh. General na nga siya eh. Pero nung nakita niyang si Amasa at si Abner, ay kinoconsider ni David na bigyan din ng posisyon sa leadership sa army. Dahil sabi nga ni Solomon, mas magaling at mas righteous kay Joab. Aba, pinatay niya nang wala man lang sabi-sabi kay David. Di man lang niya hinarap ng patas sa labanan. Kaya dahil sa kasalanan ito ni Joab, pinatawan siya ng parusa ni Solomon. Kumapit siya sa horn of the altar. Kala niya patatawarin siya. Nag-arte pa siya na, kung papatayin niyo ako, dito niyo ako patayin. Kala niya hindi siya kayang patayin doon sa horn of the altar. Kaya anong ginawa? Sabi ni Solomon kay Benaya, sige, gawin mo yung sinabi niya. Patayin mo siya ron. At yun nga po, doon na namatay itong si Joab. The arrogant, the envious general. Kaya muli ha, paalala ko sa inyo, huwag ho tayong inggitero. Makontento tayo sa kung ano meron tayo. Hindi yung gagawin mo lahat, maninira ka ng kapwa mo, mananakit ka ng kapwa mo, palihim, gagawa ka ng paraan para ibagsak sila dahil lang sa inggit mo. Dahil gusto mo lang sa'yo lahat ng atensyon, dahil gusto mo lang walang makaangat sa'yo. Masama hong ugali yan. Kung iyan ay umiiral sa puso nyo, pagsisihan nyo na po. Hindi ho kayo pagpapalain ng Diyos sa ganyang ugali. At yan po ang ikababagsak nyo. Yan ang ikasisira ng buhay nyo. Si Joab po napatawan ng kaparusahan dahil sa kanyang ugaling ganyan. Kaya eto po, si Benaya po, siya po yung hitman, siya po yung tagapagbataw, siya yung death angel nitong si Solomon. Pangatlo naman po, si Abiatar. Si Abiatar naman po is the self-serving, disloyal priest. Priest po ito. Kung sa panahon natin ngayon, nasa ministry. Sa 1 Kings chapter 1, mula po sa verse 5 hanggang sa verse 24, malalaman po natin yung problema nitong si Abiatar. Si Abiatar po naglingkod siya under the rule of David. Kakampi siya ni David. But he is disloyal. Kumakampi lang siya kay David kapag ka pakinabang sa kanya. Self-serving tong tao na to eh. Kala mo, loyal siya kay David. Yung pala, kaya lang siya loyal kay David sapagkat nakikinabang siya kay David. Eh nung nakita niya ng matanda na si David at wala na siyang papakinabangan, aba, sumapi siya kay Adonijah. At kahit walang paalam kay David, iniwanan niya si David at kay Adonijah siya kumampi. Isa pa siya sa mga nag-anoint kay Adonijah para maging next king. Kaya, eto ngayon si Solomon, pinatawan siya ng parusa. Alam niyo kung ano naging kaparusahan niya, napakabait pa rin ni Solomon. Mana siya sa kanyang ama. Compassionate pa rin siya. Hindi niya pinapatay ito. Respeto na lang sa office niya bilang priest.
respeto na lang. Kamukha rin ni David, 'di ba si David? Kahit na gusto siyang paslangin ni Saul at nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Saul, pinatay niya ba? Hindi. Bakit? Anong katwiran ni David? Bakit hindi niya pinatay si Saul kahit nasa kanyang karapatan at nasa kanyang kakayanan ng patayin si Saul? Ba't hindi niya pinatay si Saul? Sabi niya, at dito natin natutunan mula ito sa prinsipyo ni David sa buhay, touch not the Lord's anointed. At natutunan niya ni Solomon. Kaya kahit itong si Abiatar ay karapat dapat din na patawan ng kamatayan, hindi niya po pinapatay. Respeto na lang sa office niya because he was anointed as a priest. Kaya bilang anointed priest ng Panginoon, sa halip na patawan siya ng kamatayan ni Solomon, ay sinelp-exile niya na lamang itong si Abiatar at ibinaba niya, dinemote niya. From being a priest, tinanggal niya sa ministry. At sabi niya, now you have to become an ordinary man. You work in the sweat of your face. You become a farmer in your land. Eh, kaganda-ganda ng buhay niya. Nasa tabernacle siya. At siya ay nabubuhay sa provision ng Panginoon mula sa mga offering ng mga tao. Pero anong ginawa niya? Nagtaksil siya sa gawain ng Diyos. Akala niya siguro, pwedeng mapalitan si David bilang hari, pero siya hindi siya pwedeng mapalitan bilang pare. Nagkakamali po siya. Alam niyo, isang bagay po ito na tatandaan niyo. At ito, bata pa lang ako, tinandaan ko na. Dahil narinig ko na to sa kapatid ko. Nung kami mga batang pastor, narinig ko sa kapatid ko ito kay Dr. Ferdy Marasigan. Preach niya ito minsan. No one is indispensable in God's ministry. No one is indispensable in God's ministry. Anong ibig sabihin yan? Walang sino man ang hindi pwedeng palitan sa gawain ng Diyos. Minsan may mga tao tayong ang yabang eh. Masyadong self-serving eh. Akala nila, dahil sila yung gumagawa ng gawain ng Diyos, wala nang ibang pwedeng gumawa at hindi na sila pwedeng palitan. Nagkakamali po sila. Huwag kayong magkaroon ng ganyang attitude, huwag kayong magkaroon ng ganyang ugali ha. Baka akala nyo, ay kung hindi ako kakanta, wala nang ibang kakanta. Ay kung hindi ako maglilingkod, wala nang ibang maglilingkod. Ay kung hindi ako magpapastor, wala nang ibang magpapastor. Baka akala nyo, ang katwiran nyo, I, me, and myself. Ako lang ang pwedeng gamitin ng Diyos. Nagkakamali po kayo. Nobody, no one is indispensable in God's ministry. Anumang oras, pwede kayong tanggalin. Anumang oras, pwede kayong palitan ng Diyos. Kaya itong si Abiatar, akala niya hindi siya mapapalitan. Pinalitan siya ni Solomon. Tinanggal siya sa ministry. Ang ipinalit sa kanya, si Zadok. Si Zadok na ang naging anointed priest na maglilingkod sa pamamahala bilang hari ni Solomon. Kaya, tandaan po ninyo ha, wala tayong karapatan na angkinin at tayo isipin natin, wala na tayong pwede maging kapalit. Kaya nga po dito sa Hope Goes On, pinapakita po natin sa inyo, si Pastor Jess Marasigan po, hindi po ko pwedeng mag-ari na ako lang ang pwede magsalita rito. Kasi ako lang ang magaling. Wala hong ganun. Kahit sino po magsalita dito sa Hope Goes On, basta ipinapangaral ang salita ng Diyos ng matapat, magaling po yan. Makinig po tayo. Oho. Kasi wala naman yan sa kung sino ang nangangaral kung hindi kung ano ang ipinapangaral. At kung ang ipinapangaral ay ang salita ng Diyos at ipinapangaral ng buong katapatan, kahit sino pa yan, pakinggan po natin. Wala hong pwedeng mag-angkin na ako lang ang pwedeng mangaral. At ako lang ang pwedeng dapat pakinggan nyo. Kasi, no one has the monopoly of God's ministry. Ministeryo ng Diyos yan eh. Akala ni Abiatar di siya pwede mapalitan. Pinalitan siya. Yun na lang ang naging parusa niya. Mabait pa nga si Solomon. Pero mali yung kanyang ginawang nagtaksil siya, naging disloyal siya. Kasi sa ministry dapat loyal tayo. Loyal tayo sa Panginoon, loyal tayo sa kanyang iglesia, at loyal tayo dun sa mga lingkod ng Diyos na nagpapagamit at naglilingkod sa kanya. But our loyalty, tandaan po ninyo ito,
our loyalty to our pastor ends where our loyalty to the principle of God's word begins. Ano ibig sabihin niyan, pastor? Kala ko dapat maging loyal ako sa pastor ko. Opo, tama. Maging loyal ka sa pastor mo. If he is living by the principle of God's word. Yan ang sabi ni Paul, di ba? Follow me as I follow Christ. Pero kung lumilis siya sa prinsipyo ng salita ng Diyos, sa principles of God's word, dun po natatapos ang loyalty natin sa pastor. Kasi pagka lumilihis na yan sa principle of God's word, tapos loyal ka pa rin sa kanya, ay hindi na yan loyalty. Pastolatry na yan. Oo. Pastolatry na yan. Namamastor ka na. Maline, hindi na sumusunod sa Panginoon. Kitang-kita na sa salita ng Diyos eh. Lihis siya sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Tapos mga ngatwiran pa siya. Ako ang pastor dito. At kung hindi ang Diyos ang mag-aalis sa akin, hindi ako maaalis dito. Mga minamahal, hindi ko kayo tinuturuan lumaban sa pastor, hindi ko kayo tinuturuan maging sakit ng ulo ng pastor, laging ay pinipreach po natin dito, be supportive, be loyal to your pastor. Pero first and foremost, ang loyalty po natin is a principle ng salita ng Diyos. Kaya ito pong si Abiathar, let this be a lesson sa lahat ng pastors at sa lahat ng maglilingkod sa Diyos. At ako lagi kong tinatandaan ito, I am not irreplaceable. I am not indispensable. Pag ako lumihis sa salita ng Diyos at ang Diyos hindi na natuwa sa aking buhay, pwedeng-pwede niya akong palitan anytime, any moment. Kaya, sino po yung pang-apat na dinil ni Solomon? Una, si Adonijah. Pangalawa, si Joab. Pangatlo, si Abiathar. At pang-apat, si Shimeah. Sino naman itong si Shimeah? Si Shimeah po, mga minamahal, is the self-entitled, self-made man. Sa-sayin ulit natin, ha? Si Adonijah, the rebellious, cunning brother. Rebelde, mapandayang kapatid. Si Joab naman po, nakita natin, the arrogant, murderous general. May mga pinatay siya dahil sa kanyang kayabangan. Kala niya siya lang ang dapat na maging mataas at wala nang ibang pwedeng pumalit sa kanya. Kaya pinatay niya si Amasa at saka si Abner na mas magaling sa kanya, kinainggitan niya. Pangatlo, si Abiathar. Si Abiathar po, nakita po natin, siya po ay self-serving, disloyal priest. Gagawin niya lang ang gawain ng Panginoon kapag ito'y pakinabang sa kanya. Pero pagka tila wala na siya mapapakinabangan sa ministeryo, eh hindi na siya magpapagamit sa Panginoon. Kaya anong ginawa ni Solomon? Pinalitan siya. He thinks he's irreplaceable. He thinks he's indispensable. Tinanggal siya ni Solomon. Although he deserves to die, pero dahil sa respeto ni Solomon sa office niya, hindi na lang siya pinapatay. Tinanggalan lang siya ng gawain sa ministry. Pang-apat po si Shimeah, the self-entitled, self-made man. Mayaman to. Mapera. May mga ganito tayong tao na pumapasok sa ating simbahan. Kung akala mo, dahil siya may pera at mayama, akala mo siya ang may-ari ng gawain. Akala mo siya ang may kakayanan na magdikta sa lahat ng bagay. Nagkaroon ba kayo ng ganyang miyembro, pastor? Yung kala mo masyadong kunsino, self-entitled, self-made, na minsan kung makapagsalita sa pastor, halos insultuhin na yung pastor. Eh ganito si Shimeah. Diba pinagsalitaan niya si David, ininsulto niya si David, he mocked David, lalo na nung si David ay nag-self-exile dahil ayaw niyang lumaban kay Absalom na kanyang anak. So while David was going in self-exile, nagtutungayaw isang araw itong si Shimeah at pinag-iinsulto, nilapastangan niya talaga si David. Kaya nung si Solomon na ang hari, kabilin-bili na ni David, mag-iingat ka sa tao na yan, ha? Kasi ganito yan. Bahala ka na sa kanya. So anong naging payo sa kanya ni Solomon? Hindi naman siya agad siya pinapatay ni Solomon. Hindi naman trigger happy si Solomon na patayin. Hindi naman, eh. Binibigyan niya muna ng chance magbago.
At itong si Shimeya, binigyan niya ng chance magbago kasi pinatawad to ng tatay niya. So in consideration sa pagpapatawad ng tatay niya dito kay Shimeya, pinatawad niya rin. Sabi niya, sige, umalis ka na lang dito sa aking harapan. Doon ka na lang sa Jerusalem. Doon ka magtayo ng bahay. Mayaman talaga, no? Kahit saan, pwede siya magtayo ng bahay. So, nagtayo siya ng bahay doon sa Jerusalem. Sumunod naman siya kay Solomon. Sabi niya, sige po, mabuti po yan. Salamat po. Kaya lang, after 3 years, meron siyang dalawang alipin, katulong, kasambahay. O, di ba mayaman? Pero hindi siya magandang magturing ng katulong. Hindi siya alam niyo yung mga ganyang klase ng amo, yung malupit sa kasambahay, yung malupit sa kanilang katulong sa bahay. Yan yung mga self-entitled eh. Yan yung mga self-made eh. Kala nila, sila lang ang may karapatan sa lahat ng kagandahan ng buhay eh. So, itong dalawang kanyang kasambahay, naglayas. Galit na galit siya. Nakakalimutan niya ang bilin ni Solomon. Huwag kang aalis ng Jerusalem. So, anong ginawa niya? Hinanting niya itong dalawa. Siguro may utang pa sa kanya to, ano? May atraso, kaya hindi niya pinabayaan lumaya. Sana pinabayaan niya na lang. Ayaw na sa kanya eh, kasi malupit siguro siyang amo eh. Pero hinanting niya at nakuha niya at ibinalik niya sa kanyang bahay. Eto na ngayon, nabalitaan ni Solomon. Lumabag siya sa kanyang pangakong hindi siya alis ng Jerusalem. So dahil dito, sabi ni Solomon sa kanya, mamamatay ka dahil sa iyong sariling kapangahasan. And he was given the death penalty. So ano pong mga lessons na makikita natin dito, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, Solomon was the king na dapat sinusunod nila. Sa buhay natin, sino bang hari natin? Our king is none other but our Lord Jesus Christ. May mga nagsesend sa inyo ng angry emoji. Ewan ko kung nagkakamali lang kayo ng pindot o talagang nagagalit kayo sinasabi ko. Pero, unapologetically, yan. Sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Sabi nga po ni Apostle Paul, have I become your enemy because I told you the truth? Kaya, wala hong apology. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Kung nasasaktan kayo, pasensya na kayo sa nararamdaman nyo, pero hindi ako magpapasensya sa inyo sa pangaral ng salita ng Diyos. Oho. Kaya, sana matuto tayo sa mga lessons na ito. Huwag ho tayong maging rebellious. Lagi kong pinapangaral sa inyo yan. Submit to authority. Submit to your pastor. Submit to your parents. Submit sa ating human government. Huwag ho tayong maging mapandaya. Huwag ho tayong maging arrogant. Huwag ho tayong maging envious. At lalong-lalong huwag tayong mag-iisip ng ipapahamak ng ating kapwa. Nasabi ng Panginoon, kahit hindi mo pa ginagawa, pag namuhi ka sa iyong kapwa, para mo na rin silang pinatay. At huwag tayong maging self-serving, huwag tayong maging disloyal. Maging matapat tayo. Doon sa mga taong pinaglilingkuran natin, maging loyal po tayo sa ating pastor, maging loyal po tayo sa ating church, maging loyal po tayo sa ating family, maging loyal tayo sa ating mga kaibigan. Huwag tayong maging doble kara. Na nakangiti pag nakaharap sa atin, tapos pag talikod, sinasaksak natin. At higit sa lahat, huwag tayong maging self-entitled. Huwag ho tayong maging akala natin, tayo lang ang may karapatang itrato ng mabuti. Yan yung mga self-entitled. They think they reach and they achieve what they become and what they are because of their own doing. Hindi nila nakikita na lahat, it's all by the grace of God. Pag ang tao nabubuhay talaga under the grace of God, hindi siya self-entitled, hindi siya self-made. Alam niya kung ano man meron siya, it is because of God. It is because of the grace of God. At hindi niya ito ipagmamalaki at ipag-ahambog upang ang iba tatapak-tapakan niya at isasapwera niya. So these are the lessons na sana po matutunan natin sa umagang ito. Again, I hate to say it,
but I will preach on the word of God, no matter what. If it please you, praise God. If it doesn't please you, sabi nga po, do I seek to please men or do I seek to please God? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Kaya ako po yung nangangaral sa inyo ng katotohanan ng salita ng Diyos. And whether you like it or not, you will hear from this preacher, from this servant of God, what is written in the Word. Salamat po sa inyo na sumusuporta sa Hope Goes On. At sana po ay ang pagbabago dadali ng banal na espiritu sa ating puso. Huwag po tayong magalit sa salita ng Diyos. At lalong huwag po tayong magalit sa nangangaral ng salita ng Diyos. God bless! At sama-sama po tayo. Standing on the promises.